Most Remarkable Actress of the Year at the Dangal ng Lahi Awards and Most Inspiring Filipino Actress of the Year at the Gintong Parangal 2021. On top of that, she is a loving mother to her daughter Ayesha, and she has a Bachelor of Arts degree in Political Science from when she graduated college as a magna cum laude. Today, she remains a loyal Kapuso as she renews her ties with JMA Network and JMA Artist Center. So, let's all welcome Yasmin Kurdi. Hi! Hello again. Ayan. Hi, Yasmin. Good afternoon and congratulations for renewing your contract with JMA Artist Center. Baka gusto mo munang bumati or mag-hi sa vloggers na kasama natin ngayon. Hello sa mga vloggers na nandito. Kamusta na kayo? Kahit virtual lang to, sana someday magkita-kita tayo uli at magkaroon uli ng vlog con. Lalo na kapag may mga bagong shows at kapag ganito, may mga contract renewals. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo sa aking career. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking journey as an artist. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Yasmin. And para po sa lahat ng mga kasama natin ngayon, please don't forget to use our hashtag #ProudToBeKapusoYasminKurdi. Ngayon naman po, kilalanin natin ang ating vlogger friends na kasama natin ngayong hapon. First up, we have Sir Albert Abelido from Chicanes. Mabuhay! Congrats, Yasmin! Hello! Hi, sir! Sir Albert? Albert? Hello? Yeah. Yes. Ayun, hello, hi Sir Albert. Mabuhay. Next we have Edsel Roy from Starmometer. And then we also have Kate Adahar from Random Republica. Hi. Hi, Miss Kate. Kamusta? And then we also have MJ De Leon from Glitz. Ayan, extension ng chat. Hello. Hi, for MJ. Hello po. We also have Jeng Bauto from Show Business. Hi, Yasmin. Good afternoon. Hi. And congratulations. Hi. Ang ganda-ganda mo today. Salamat po. Nats Tabares from Pelikula Mania. Hello po. Don Bueno from Kumagkaw. Hello. Hi, yes. Good afternoon. Hi, kamusta? Congrats. Hello, Sir John. Kamusta po? Tumataba. Joke. Hello, Sir Loki. Yeah. See you later. Okay po. Chad Solis from the Manila Feed. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon po. RM Marcelo from Barbilicious. Hi, Miss Yasmin. Hi, sir. Rocky Batara from TV series Craze and Runner Rocky. Hello, Miss Yasmin. Congratulations. Hi, Sir Rocky. Napanood ko yung YouTube nyo. Yung video. Thank you, pa. Justine Montas from Starring of the Day. Hello, Yasmin. Good afternoon. Hi, good afternoon, Sir Justin. Donel Estelliore from Cinema Bravo. Good afternoon, Yasmin. Hi, good afternoon po. Alan Sancon from Stars Photog. Congratulations, Yasmin. Hello. Salamat po, Sir Alan. Maraming salamat. Rain Ferdinand from Rain Check. Good afternoon. Hi, Yas. Congratulations. Hi, good afternoon po. Hello, Sir Rain. And James Miguel from Showbiz Ganap. And so... Hi po, good afternoon. Hello. Hi, James. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. And now, let's proceed to our Q&A portion. So the first set of questions will be coming from Mr. Alan Sancon of Stars Photo. Hi, Yasmin. Congratulations again. Salamat po. Being a Kapuso. Alam mo,
Yasmin, nasubaybayan ko yung career mo. Bata pa tayo. Dun sa starstruck nung nanalo ka. Di ba? From now on, nandito ka pa rin sa showbiz. Yung unang-unang tanong ko sa'yo, ano yung sikreto mo? Yung ano, na nagtagal ka ng ganun sa showbiz? Kasi yung iba, pagkasimula, di ba? Ilang years lang, or ikaw parang ilang years ka na in showbiz for the record, di ba? Pero nandyan ka pa rin. As, kumbaga, yung pinakamagaling na actress pa rin at binibigyan ng magandang role. Oo nga. Salamat po talaga. Thank you po. Opo, ang tagal na nga po. Pero parang bilis lang po ng feeling na parang kahapon lang po yung starstruck. Pero kung iisipin niyo po, 18 years ago na pala yon. 18 years na pala ako sa GMA. Nakakabigla po sa bilis ng panahon. Hindi niyo mamamalayan. Ito na pala, 2022 na pala ngayon. You have to love your craft, mahalin mo ang trabaho mo. And then mahalin mo ang mga katrabaho mo kasi you know silang magtutulong sa iyo para maabot mo yung mga goals mo in life. And you know it's not all about talent. Make sure you have the right attitude towards the people you work with on or off camera. Yun ang pinaka-importante and be kind. Yun, be kind to everyone. Maraming ako naririnig niya. Isa ka daw sa ano eh, sa pinakamabait na artista ng wow. GMA. Sa mga press, sa mga vlogger. Kumbaga, very approachable ka. Parang kaya siguro yun din yung sikreto kung bakit nagtatagal ka sa showbiz. Yung second question ko sa'yo, Yas, sabi mo nga, 18 years ka na ano sa GMA, di ba? Parang hindi rin biro yun eh. Yung ibang mga artist, di ba? Transfer from network to network. Ikaw, what made you decide to continue your journey with Kapuso? And ano yung magandang nagawa sa iyo ng Kapuso? Doon sa magandang career mo ngayon from starstruck na ngayon nabibigyan ka ng iba't ibang magagandang roles. Ang GMA naman po ay laging nandyan para sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Tinrato nila ako bilang anak nila. Hindi nila ako tinratong bilang katrabaho lang, kundi pamilya. Ang naramdaman ko sa kanila na totoong at talagang mahal nila ako. Naramdaman ko ang pagmamahal nila. And binibigyan nila ako ng magagandang roles, very inspiring roles. And through that roles, I get to inspire other people too. And kaya siguro nandito ako sa GMA for 18 years nandiyan sila lagi for me and this is my home, so dito ako nagsimula. Hinubog nila ako bilang isang artista at minahal nila kaya ayun, Kapuso po ako. Congratulations. Looking forward sa iyong mas challenging na role sa mga susunod ng project sa GMA. Congratulations, Yasmin. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Sir Alan. Ang next naman na magtatanong is si Randy Ocampo. Hi, Yas. Good afternoon. Hi, good afternoon. Ayun. Grabe, 18 years. Medyo tagal-tagal na rin yun. Oh, first question ko is, what makes this contract renewal different from the rest of the renewals that you've done with GMA? Anong saysay nito para sa iyo man? Kakaiba to kasi virtually natin siyang ginagawa. Usually kapag meron tayong contract renewal, umaakyat muna ako sa 7th floor ng GMA and then aakyat ako sa 16th floor ng GMA kung nasaan sila Sir Gozon, Sir Duavit. Pero this time, it's virtually nga. So kahit virtually lang natin itong ginagawa, malaking bagay ito para sa akin kasi syempre naalala ka nila and pinapahalagahan ka nila. Ito yung medyo emotionally, kanina naging emotional ako dun sa contract signing namin kasi nakita ko na naman sila kahit miss na miss ko na mga bosses ko, mga katrabaho ko. Gusto ko na sila makita in person pero hindi namin magawa dahil dahil nga may mga maraming protocols and ayun, pero sana someday magkita-kita kami uli at makapag-contract signing tayo uli doon sa 16th floor.
Ayun. Grabe yung loyalty. I mean, yung loyalty mo with GMA and then yung loyalty rin naman ng GMA sa'yo. Since Christmas naman yun, medyo parang sabihan nila medyo magical na season sa taon natin. If you are to relive one moment sa past mo with GMA, ano to and bakit? One moment lang sa with GMA. Kung babalikan ko siya, gusto ko siguro balikan yung mga moments na after Starstruck. Kasi nung panahon na yon, yun yung gusto ko pa ma-feel pa at maranasan ko uli yung ang dami kasi ni syempre batang-bata ka noon, so ang dami nilang advices sa iyo and all, so nami-miss ko yung maging bata tapos ang dami nilang advices sa iyo, like baby ka nila ganon. Nakakamiss din yung mga panahon na yon na, pero you know, hindi naman forever maging baby, di ba? Ngayon may anak na rin ako. Ganon. So I guess para rin sa mga batang artista na nagsisimula, siguro dapat i-enjoy nila ang moment nila habang bata sila sa showbiz. Huwag nilang ilagay masyado ang pressure on themselves kasi minsan lang maging bata. Congrats, yes. Thank you. Hello. Thank you. Thank you din po, Sir Rain. Thank you, Sir Rain. And next na magtatanong is si Sir Rocky Batara. Hello, Miss Yasmin. Hi, Sir Rocky. Kamusta? First of all, yun, congratulations po for renewing your contract with GMA. And sa success din yung ano nyo, teleserye nyo na Last Hermanas. Salamat po. Bali, yung first question ko, who will be Yasmin Kordi today if you didn't join Starstruck back then? So kung di ka nag-join nun, siguro sa tingin mo, sino si Yasmin ngayon? Kung hindi po ako nag-starstruck, siguro pinurso ko yung pangarap ko noon ng bata ako maging doktor. Gusto ko actually, kaya ako nag-nursing before, kaya ako muna nursing for pre-med sana. And kung hindi naman din ako naging doktor, siguro naging flight attendant ako dahil pangarap ko rin yun. yun siguro, ganun. Follow up on that, do you think ba na you will be as a successful actress ka today if you didn't join Starstruck or win Second Princess? So sa tingin mo ba ganun kaka-successful ngayon kung hindi ka nag-join before ng Starstruck? Sa tingin mo ba kung hindi ka dumaan sa process ng Starstruck, could it be a Yasmin Kordi na ganun ka-successful today ba? Nung mga panahon kasi na yon, there was a time na sumuko na po ako sa pangarap ko na maging artista. Kasi parang nakailang auditions na din ako nung time na yon. Tapos sabi ko, parang wala na po nangyayari sa career ko. Parang hindi naman din ako nadidiscover. Nag-audition din po ako sa iba't ibang projects. Hindi lang sa GMA, kundi outside also. Pero sabi ko, parang wag na lang. Tapos seryosohin ko na lang yung pag-aaral ko. And then normal job na lang in the future. Pero you know, I guess, ano din siya eh, parang tadhana din ang nangyari. Dumating yung Starstruck. Binigay siya sa akin ni Lord. Naramdaman ko na dumating ito. Noong kailangan ko siya, dumating siya. So, wow. Yun yung panahon na yun. And I'm very thankful. I guess, dahil din talaga sa Starstruck, kaya ako nandito. Yun. So malaking pasasalamat ko po sa Starstruck na nanggaling po ako sa Starstruck at na naging actress ako ngayon. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po ako ngayon. And curious lang din kami, do you have connections ba with your fellow Starstruck batchmates? Yung mga kabatch mo ng batch 1 kaya since do you have connections pa ba? Nakakapag-communicate pa kayo with the other ano pa? Members, yes, so actually kanina, ka-chat ko pa lang si Jeneline as in mga few minutes ago. Kasi nakita ko bigla yung message niya sa akin kanina sa contract signing. Meron silang mga messages.
And then even si Kuya Dong nag-message din doon. So lahat sila ni-message ko. Si Katrina. Lahat kami, meron pa rin kaming mga chats na nag-uusap-usap kami doon. Hindi pa rin naman nawawala ang communication sila Marqueras. Though hindi na kami ganun ka, syempre nakikita kahit sino naman mga friends ko ngayon, hindi na kami nakikita dahil nga sa pandemic. Pero soon, sana after everything, after ng pandemic, yung talagang okay ng lahat, makapagsama-sama uli ang Starstruck. And for my last question ko naman, bakit mo piniling mag-stay with GMA for a long time? And do you ever had a chance ba na consider transferring to other networks after nung Starstruck days mo? So may chance ba na naisip mo right after mo manalo na lumipat ng other network? And why do you choose to stay for them for 18 years now? Ang GMA naman po kasi talagang mention for me. Inaalagaan nila ako. Maganda ang pakikitungo nila sa akin. Minamahal nila ako. Binibigyan nila akong magandang roles. Iniingatan nila ako. So, wala na po akong mahiling pa kung bakit pa ako lilipat or mag-iibang bakod. Medyo hindi ko po siya ma-imagine. Sa ngayon, hindi ko po talaga ma-imagine. Dati, after Starstruck, may mga before, nagkaroon ng offers, pero dahil nandun ang GMA hindi naman nila ako pinapabayaan during those times. So, bakit pa nga ako lilipat? So, yun po. Thank you, Miss Yasmin, and congratulations. Maraming salamat, Sir Rocky. Thank you po. Looking forward sa mga new series mo with GMA then. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir Rocky. And ang next naman na magtatanong is si Miss Kate Adahar. Hi, good afternoon ulit. Yung question ko kasi, we can see your passion, your grit as a person kasi 'di ba you graduated from college with flying colors habang mom ka, actress ka, wife ka. Ano pa yung mga bagay na gusto mong i-pursue outside of showbiz? Hobbies, ganyan, or business? Oo. Actually, magandang siyang question. Gusto ko rin i-pursue ang pagluluto. Sana business. Kung magkakaroon sana ako ng restaurant business or food business na pwede kong ilabas yung passion ko sa cooking. Diba? At sabi ko nga, before pandemic, I was supposed to study at mag-enroll sa isang crash course ng culinary at baking. Yun yung gusto ko. So, nagkaroon ng pandemic bigla. Sayang, na mag-enroll na dapat ako. So, siguro pag after nitong lahat ng ko, yun naman yung ipo-focus ko. Gusto ko mag-baking class, gusto ko mag-culinary and learn more about food and cooking. Yun yung mga gusto ko pong gawin. Ah, nakikita ko ngayon parang collab mo with your daughter, ano, mga branded ano yata yan. Anyway, for my second question, kumusta yung relationship mo with your sisters in Las Hermanas? Yung mga, ano yung, kumusta yung bonding nyo off-cam? Hanggang ngayon po, meron pa rin po kaming group chats, nag-uusap-usap pa rin kami. We're actually planning for a get-together na medyo safe, open air, para man lang magkita-kita kami together with Direk Monty, our director. Matagal na namin plano to pero hindi natutuloy dahil yung mga schedules hindi nagkakatugma-tugma dahil si Thea may taping, si Faith may taping din. And sana matupad na at matuloy na ang plano namin na magkita-kita naman kami. So you remained close even after. Nakakatawa. Thank you, thank you. Thank you, Miss Kate. And thank you, Kate. And ang next naman ang katanong is si R.M. Marcelo. Hello po. Hi, Yasmin. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, yung first question ko is, ano yung pinagpapasalamat mo sa GMA and as a Kapuso artist also? Nagpapasalamat ako sa GMA dahil sa walang sawang pagmamahal nila sa akin at pag-aalaga nila sa akin and sa pagbigay nila sa akin ng mga roles na very inspirational that I get to inspire a lot of people too, yung mga manonood. Nagpapasalamat ako sa kanila na nararamdaman ko ang pagmamahal nila sa akin at pag-aalaga nila. Okay, and then
for my second question naman, since ito nga nagkaroon ka na ng contract renewal, dun ba sa contract mo for 2022, is there a chance na makita ka namin sa prime time? Kasi usually parang more in afternoon prime kayo, parang you're the queen of afternoon prime. So mayroon bang chance, Miss Yasmin? Hindi ko pa po alam sa GMA kung saan nila ako ibabato, kung hapon po ba or gabi, pero hindi pa talaga ako sure dun sa part na yon. Malay nyo, magkaroon uli ako ng primetime show like Beautiful Justice before, bago mag yung pre-pandemic pa, 'di ba? Yun yung show ko. So why not? Pwede rin naman mag primetime tayo, maggabi tayo, and then, pero gusto mo, pero hoping ka na sana soon. Hoping, okay rin naman po. Okay lang naman po kahit hapon din naman ako. Hindi naman po ako namimili ng time slot. Okay, yun na. Congratulations, Yasmin. Thank you po, Sir RM. Thank you po. And ang next na magtatanong is si Sir Albert Abelido. Hey! Mabuhay! Hi, Sir Albert! Congratulations, Yasmin. Maraming salamat! Quick anecdote lang, naalala ko kasi yung first fangirling moment ko happened to be sa ano, yung starstruck sa SM Cebu. Talagang hinabol ko kayo noon. Grabe yun! Yung nasira yung... Diba hindi nga kayo natuloy mag-show? Kasi na sobrang dami ng SM, naalala ko yun. Yeah, parang ano yun? Sinulog days, ayan. Oo, so mega habol ako. So, kaya parang feeling ko hindi never kita makakalimutan, Yasmin, kasi talagang hinabot. Final four na kayo noon eh. Pero yung crush ko doon si ano, si Rainier. Yun lang. Oh, love team ko si Rainier. Correct, diba? Pero nakita na kayo in person. Yeah. Oh, wow. Nayakap ko na atas. Wow, talaga nayakap. Ang bait yun. Ang bait yun. Ay, tas gusto ko yung movie niya na So Happy Together. Yun. Ay, yung kasama si Miss Chris Aquino. Si Chris, yes. Oo, tama. Ah, di ba, alam na alam ko. Anyways, dear congrats again. Ayan, so yung first question ko is, kasi has your daughter Ayesha been like parang nagpapakita na ba ng signs na gusto niya rin mag-showbiz? And if in case she will, ano yung mga challenges na naranasan mo na sana hindi maranasan ng daughter? si Ayesha, sa ngayon, very bibo siya, very ano siya eh, talkative. Sabi ko nga sa anak ko, you know, ano, Ayesha, parang bagay sa iyo maging host dahil sobrang daldal niya talaga, sabi ko. So basta nakikita kong magiging host siya kung kaysa sa magiging actress. Pero kung gusto niya magiging actress din, katulad ko, di why not? Nandito lang naman kami ng daddy niya para supportahan siya, di ba? Pero dapat, tapusin niya muna yung pag-aaral niya. And then, sabi niya rin naman, gusto niya raw maging piloto. So gusto niya maging actress, gusto niya rin maging piloto. So gusto niya maging parang daddy niya, gusto niya parang maging ako. So sabi ko, paano yun anak? Like, idol mo ba kami? Tapos sabi niya, oo, kinda like that. Pagdating naman doon sa yung mga ayokong maranasan niya sa showbiz, wala naman akong masasabing ayokong maranasan niya kasi yung mga karanasan na yon, yun yung magpapatibay sa'yo as a person. Sa lahat naman ng bagay, may mga struggles din naman sa career natin lahat kahit hindi ka naman artista. Pero yun yung mga bagay na kailangan you learn from it. You learn lessons. Sabi ko nga, even after 18 years in GMA, I still learn a lot of new things every day. And never-ending learning nga siya. So yung mga struggles na yon, kailangan yata maranasan din yata niya yon or ng mga tao para malaman niya kung gaano kahirap bago mo makuha ang isang bagay. How about there yung ano, yung being misjudged or misunderstood? Kasi yung naalala ko talaga dear, yung early years mo sa showbiz, yun talaga yung palaging nababato sa'yo. Ano kasi yun, nung pumasok ko sa Starstruck, I was only 14 years old. So nung 14 ka, yung ugali ng isang 14-year-old girl,
iba talaga sa ugali ko na rin nito ngayon, 32 years old na ako. Nung time na yon, isip bata ka pa, tapos may mga maliliit na bagay na pinagtatalunan yon na actually pag inisip mo ngayon, hindi naman pala hindi naman pala seryoso. Pag pinag-uusapan nga namin ng mga starstruck batches, ano yung mga batchmates ko, pinagtatawa na lang talaga namin yung mga nangyayari. And yung mga nag-viral na video, minsan natatawa na lang kami. Ngayon pa lang nag-viral yun, yung video namin. Like, for example, yung viral video namin ni Christine Reyes. Ganun. Ay, correct, correct. Diba? Recently, nag-viral yun. So, sabi ko, ay, ngayon pa lang TikTok, nag-viral. Nakita ko. So, sobrang nakakatawa lang talaga. Pinagtatawanan lang namin. Nung starstruck din kasi, isa yun sa mga challenges namin. Is for example, magka-create sila ng issue. Tapos, pag-aaway-awayin nila kayo. Kasi yun yung task doon. Kung sa sumunod ka, agad ka bang maniniwala kapag may nagsabi sa'yo na ganito or ganyan ka. Okay, huwag ka masyadong maniwala agad unless kung marinig mo talaga doon sa tao. Parang gano'n. Yun yung task doon eh. Doon sa starstruck challenge namin na yun. And nakakatawa kasi biglang nag-viral nga yung video na yun. Tapos sabi ko, maliit na. Ano yung, parang sobrang bata pa talaga kami. And Christine kasi nung time na yun, kaedad ko din. 14 years old lang din siya noon. So dalawa kaming bata. Nag-uusap. Pero in all fairness, both of you have grown maturely talaga and gracefully in showbiz. Kaya isa kayo sa mga successful na talagang andito pa rin sa showbiz, di ba? And dear, ano, kasi, ano, I was expecting na ka-blonde hair ka ngayon kasi ang cute nung po-blonde. Ay, may kulay ulit. Ayan. Parang ay, ano, extensions to yung hair ko ngayon. Actually, yung hair ko hanggang dito lang. Sobrang ikli niya ngayon. And then, yung blonde hair ko naman, kaya iniba ko siya kasi nagkaroon ako ng, may shinot ako na bagong PVC. Ngayon, yung PVC na yon kailangan kong magpa-dark ng hair. Kaya, dinark siya. Yan. Bumagay sa'yo, dear. Parang katulad mo yung, parang naging kamukha mo yung sa Legally Blonde. Because of the marami nga nagsasabi sa akin, kahawid ko daw si Reese Witherspoon. Actually, nakita ko yung anak niya. Sabi ko, parang mas kahawid ko yung anak niya. Tinitingnan ko yung parang nung bata ako, sabi ko, parang nung bata ako, hawid ko yung anak niya. Tinitingnan ko ngayon, sinastock ko yung photos nila. Sabi ko, hala, parang kong mommy eh. And dear, yung question ko is, like, kasi yun ang nakikita ka namin na parang in all fairness to you, talagang ano, you ride with kung ano yung mga nangyayari in show business, etc. Ganyan. So, was there a pressure from your end to always reinvent, to be always relevant? Pressure to always be relevant? Hindi ko rin masyadong pinipressure yung sarili ko sa mga para mag-trend ka lagi or mapag-usapan ka lagi. Hindi ko pinipressure yung sarili ko kasi mahirap naman kapag lagi mo pinapa-trend yung sarili mo, baka maapektuhan na ang personal life ko. Mga ganon. Pero, you know, dito sa industry na to, you always have to do your best and you always have to improve yourself always, di ba? In a good way. Correct. Kailangan. Thank you so much, dear. Ay, congratulations. Hope to see you soon. Maraming salamat, Sir Albert. Thank you. Thank you. And ang next naman na magtatanong is si Sir John Bueno. Ayun ako na pala. Hi! Yes. Una sa lahat, I'm really, really happy with what's happening with your career, of course, with GMA. Now that you've actually signed with them again, do you have a hand on, like, actually choosing the things that would happen in your career when you, like, set up your contracts with them? Did you have, like, a specific thing that you wanted to do that you specified on a contract?
Wala naman po akong bagong na-specify dun sa sa contract ko ngayon with GMA. Wala naman po. Kasi medyo contented naman po ako sa ano. Contented naman po ako sa pamamalakad nila sa akin. Kung paano nila ako minamanage right now. So far, okay naman po. The past years naman, wala naman po ako naging issues with GMA. So, I guess yung asawa, rin, yung asawa like, ko rin naman kasi nakikipag-negotiate sa kanila. So, naayos niya naman. Siya kasi yung co-manage ko eh. Oh, wow. That's nice. Talking about your husband, I'm gonna ask you like a more personal question, but I hope you don't mind. I really like nicely see you together on Instagram. Why did you fall in love with a guy like him? Natawa. Why? Si Ray kasi mabait yan. He's intelligent. He's charming. Aside sa good looking, diba? And matagal ko na siyang kakilala. We've been together since 2006. Wow. Ilang years na ba yun? 16 years or 15 years together? 15 years together. Next year is our 10th year wedding anniversary. So, ganun ko na siya katagal kakilala. And siya yung first boyfriend ko. Siya yung last. So, wala rin akong masabi dun sa tao. Mabait siya. Very supportive siya sa lahat ng ginagawa ko. Kahit noon pa, nung may love teams ako, siya na yung boyfriend ko noon. So, nakita ko sa kanya kung gaano siya ka-supportive sa career ko. Tapos, naisip ko sa sarili ko na kung patuloy akong magiging artista at meron akong lalaking katulad niya na kasama ko, so, I guess, magiging masaya ako as a person dahil supportado siya sa lahat ng ginagawa ko. Did GMA actually arrange everything for you? Well, like, when you had Ayesha initially, of course that would like have you more downtime because you're gonna give birth, but did they had an arrangement especially for you because you were actually pregnant that time? Sir John, yung nangyari kasi nung during that time, naglaylo ako sa showbiz. There was a time na naglaylo ako sa showbiz dahil gusto kong mag-aral. During that time, mahirap yung nursing student ako nung time na yon, and mahirap, very toxic, hindi kaya pagsabayin ang showbiz at ang pag-aaral dahil we have duties eh. May graveyard shift kami. So sabi ko, sige, maglalaylo muna ako dito. At para rin ano, para marami akong maayos sa life ko kasi medyo napapagod ako during that time, tapos kailangan ko hanapin yung sarili ko. Nung time na yon, wala akong contract. Tapos nung time din na yun, sabi sa akin ng GMA, kapag gusto kong bumalik, di sabihin ko na lang sa kanila. Wow. So tinapos ko muna, nag-asawa muna ako, then nagka-baby ako. Wala akong kontrata during that time. And then nung ready na ako, sinabi ko na lang sa kanila na babalik na ako, and then agad-agad nila akong tinanggap. Yun na yun. Wow. That's something. What are you thankful for? I'm thankful sa GMA dahil di nila ako pinabayaan. Inahal nila ako. Lagi silang nandyan for me. Simula noon pa, nung bata pa ako, for 18 years. Pagmamahal lang ang naramdaman ko sa kanila. And very thankful ako sa kanila. And I'm thankful, of course, kay Lord God. Dahil, syempre, dahil din sa kanya, nilagay niya ako dito. I guess ito talaga yung gusto niya for me. Itong spot ko sa GMA. So I'm really thankful lang din. I'm just going with the flow. And how about Ray? Do you have something to say about him? Like, what are you thankful for with regards to Ray? I want to thank my husband, of course, for dahil siya yung nagsishoot sa akin ngayon dahil pandemic. Pandemic kasi ngayon, so ang nangyari,
syempre may kailangan, meron akong cameraman, may editor ako. Siya yung nag-e-edit kahit vlogs ko minsan. Siya nag-e-edit niyan, mga postings ko. Aside dun sa flights niya, ginagawa niya pa, di ba, lumilipad pa siya. Yes, tapos yes. Kapag free time niya, yan yung ginagawa niya for me. Ginagawa niya yun all for my career, for me. So talagang nararamdaman ko yung sacrifices niya. Nakikita ko naman yung lahat. And ayan tuloy, na-emotional ako. Hindi, nakita ko yun. Nakita ko yung lahat sa kanya. And very thankful ako. Very thankful ako sa husband ko na nandiyan siya sa akin. Kasama ko siya ngayon sa hirap at sa ginhawa. Diba? Magkasama kami. And that alone makes it worth it. No? Congratulations again. Yes. And napaiyak mo, Sir John. Very sorry about that, but I'm really happy on what is actually happening with you and JMA. So more projects soon. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you, Sir John. And ang next naman magtatanong is si Sir Chadson. Thank you. Hi, Yas. Congratulations. Hi, Sir Chad. Hello po. How Hello. Are you? Hello. I'm good. Ayan, so, I'm ayan, fresh vegetarian ka pa. Ayan, dahil naging emotional ka na ngayon, and you mentioned a while ago na naging emotional ka rin during your contract renewal nga with Kapuso Network, no? So, if you can share to us, ano, Yasmin, no? Ano yung tumatakbo sa isip mo during that time, bakit ka naging emotional? And how would you describe yung naging journey mo dito sa showbiz? Nagpakita ka rin kasi sila ng AVP kanina. And pinakita nila yung early years ko sa showbiz. And lahat ng photos, pinakita nila. Even yung mga messages ng biglang may surprise message pala sa akin yung husband ko, saka yung anak ko. Tapos meron pang mga messages from my friends. So, talagang na-touch ako doon, and seeing my bosses, my handler nandun, and everyone na nag-aalaga sa akin, it makes me emotional dahil ang dami nilang sacrifices, you know, they're working so hard, yung people around me, and I'm really thankful sa kanila dahil sa lahat ng ginagawa nila for me. Yeah. Yun. Yeah. And if ever nabibigyan ka ng chance to respond dun sa mga naging message nila, or kahit tumik ka lang dun, sino yung gusto mong bigyan ng response dun sa message na binigay sa'yo? I think sasabihin ko para sa lahat na lang, maraming salamat talaga sa pagmamahal, and thank you for being with me, for inspiring me in a lot of ways. And salamat. Thank you po. Mahal ko kayo. Yes, how would you describe yung naging journey mo dito sa showbiz until ngayon? Oo. Mula na nag-start ka. I'm sorry po. Ano po sabi niyo, sir? How would you describe yung naging journey mo dito sa showbiz? Paano ko siya ma-describe? Mahirap siya. Mahirap kasi wala namang bagay na madali mo lang talagang makukuha. Akala ko noon, nung nagsisimula pa lang ako mag-showbiz, akala ko yung pag-artista ay all glam, ang papapaganda, or arte ka lang, tapos na. Pero hindi pala. Kapag dito ka na, artista ka na, kailangan mo pagtrabahuhan talaga ito. Mag-aral ka, mag-research ka about your roles. And minsan, you get dirty sa mga scenes. Papangitin ka. Hindi naman siya forever na ganun lang yung role mo. Forever glamorous. Mahirap siya. Maraming puyat, pagod ang dadanasin. And kailangan ready ka doon. So, ano ko siya madi-describe? Parang sabihin natin na parang challenging. Yun, challenging siya. It's very challenging kasi
marami kang kailangan aralin and maraming kailangan alaman. Oo. And during that journey, yes, no? So parang ano yung nag-push sa'yo para ituloy mo pa rin yung pag-reach mo dun sa goal mo? Kasi hindi madali yung tinalikuran mo yung kasikatan mo during that time para ituloy yung education mo, para mas lalo mong ma-achieve yung mga goals mo personally in life. So saan kayong parang humugot dun ng inspiration or ng lakas para i-pursue lahat yung mga personal dreams mo? Nahugot ko yung inspiration ko sa anak ko kasi gusto ko balang araw sabihin niya na ang nanay ko nga eh kahit hindi niya natapos na maaga yung pag-aaral niya pero still tinapos niya. You know, hindi naman importante kung mabilis mo natapos yun eh. You know, pwede naman kahit 10 years, 15 years, 20 years mo matapos ang pag-aaral mo. Pero ang pinaka-importante is as long as you're doing something para ma-reach mo yung goal mo in life. So yun yung gusto kong makita sa akin ng anak ko na still, kahit maraming struggles, hindi ko kaya financially noon nung bata ako na mag-aral at tapusin agad siya. Pero pinaghirapan ko hanggang nakatapos ako. So very, ano yun eh, nung natapos ako ng pag-aaral, parang napasaya ko sobra yung mommy ko kasi yung mom ko, matagal niya na talagang pangarap yon na matapos ako ng pag-aaral. Dahil nga, sabi ko noon, nung magsustart ako ng showbiz, kaya ako nag-artista, gusto ko makapag-aral. So, nung nag-artista naman ako ngayon, hindi naman ako makapag-aral. So, sabi ko, kailan ko kaya matatapos to? Dahan-dahan talaga. So, dahan-dahan, hanggang matapos tayo. Yeah, and for my last question, since malapit nang magpasko, ayan, at the same time, next month, birthday mo na. Ano ang iyong Christmas wish or ang iyong birthday wish, ayan, for yourself, for your career, for your family? Wala na akong mahihiling pa para sa sarili ko, pero siguro mag-wish na lang ako ng good health for my family and for my loved ones and for everyone dito sa Philippines and sa whole world. Kasi dahil sa pandemic ngayon, ang wish nating lahat talaga ay ang good health. Dahil ang hirap po talaga magkasakit, mahal. Yun yung pinaka-ultimate wish ko. Thank you, Yasmin, and congratulations. Looking forward for 2022. Salamat po, Sir Chad. Thank you po, Sir Chad. And ang next naman magtatanong is si Janelle Estelliore. Hi, Sir Janelle. Hi, good afternoon, Yasmin. Naalala ko pa, high school, first year high school ako nung Starstruck. Tapos meron kaming clear book ng cutout from newspaper ng Starstruck. Opo, madami pong binibentang ganun noon eh. Bali, ang first question ko, what's the biggest lesson from someone in showbiz that you have been carrying since then until now? Biggest lesson from showbiz po? From someone in showbiz. Someone in particular. From someone in showbiz? Sino ba? Napaisip tuloy ako eh kung sinong tao. Ah, alam ko na kung sino. Si Miss Gina Alahar. Oo. Mahilig kasi yun magbigay ng advices eh. Oo. You know, sa pagdating sa acting, yung advice niya sa akin lagi is always be sincere. Yung para makita nila lagi sa mata mo na you're sincere with your dialogues. Mga ganon. Yun yung lagi niyang sinasabi. And marami pa siyang advices eh, mga personal advices eh. Pero sobrang dami actually. Pero nagkatrabaho kayo, no? Sa pasan ko ang daigdig. Naging mami ko siya sa pasan ko ang daigdig. Amaya. Naging director ko siya sa Yagit. Naging katrabaho ko rin sa HK, sa Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Naging director ko po siya ng ilang beses. So, maraming beses po kami nag-uusap nun. Thank you.
ang second question ko naman, ano ang naging effect ng new life mo? Kasi kalahati ng career mo na spend mo sa pagiging part ng isang family of your own. Ano yung epekto niya sa'yo sa showbiz life mo? Sa pagkakaroon po ng pamilya? Yung pagkakaroon mo ng pamilya. Mas nagkaroon po ako ng inspiration na mag-work at pagpatuloy at to do my best sa lahat ng ginagawa ko. And I think pag kunyari, pag nagpo-portray ka ng roles, mas naiintindihan mo siya kasi ikaw mismo na-experience mo siya as a person. Yun yung nagagawa sa akin ng family life. Mas nagiging mature yung pananaw mo in life. Mas nagiging pasensyosa ka. And ayun, marami naman, maraming magagandang bagay ang nagawa sa akin ng pagiging pamilyadong tao. Ang follow-up ko naman doon, what are your goals and limitations now that you have your own family as compared to nung single ka pa? Limitations, syempre, dapat maging ehemplo ako sa yung, I mean, hindi ko naman nilalagyan ng masyadong limitations when it comes to acting. Pero when it comes to being an influencer and a role model, kailangan, ano talaga, ayusin mo, maging mabuti akong ehemplo nga sa mga tao. And para syempre sa anak ko, kasi syempre yung anak ko, bata pa, tinitingala niya ako. So kung anong ginagawa ko, pinapanood niya. So lagi kong iniisip yung anak ko sa lahat ng ginagawa ko. Okay. Thank you so much, Yasmin. Congratulations. Thank you po. And lastly, ang susunod na magtatanong is si Naz Tabares. Hi, Sir Naz. Thank you. So masasabi ko po, yung malapit po sa puso ko at favorite ko pong show na ginawa ko ay ang Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Kasi na-inspire ako dun sa role. Ang ganda ng storyline. Ang ganda ng buhay ni Thea Balagtas. Dun ko nakuha yung first acting award ko. And naging malapit ako sa lahat ng staff hanggang ngayon and crew. And sa mga co-artists ko, naging barkada ko sila. Hanggang ngayon, nakikita-kita kami. Hindi kami taping friends, kundi hanggang ngayon, real friends kami. Masaya po ako dun sa show na yon dahil sobrang gaan nila lahat ka-work and na-feel ko talaga dun yung HKKIK family. Recently may ginawa ako yung Elaine Lozano story sa MPK. Oo, kasi si Direk Elaine kasi kilala ko as a person, naka-work ko siya. Tapos nung inoffer sa akin yung role, 2 episodes kasi siya, and then nagdalawang isip ako kasi I have to portray from teenager hanggang 50 years old. Ganun ka layo yung edaran. So, sabi ko, hala, kaya ko ba to? Parang sabi ko, kakayanin ko ba to? Mabibigyan mo ba ng ano, hustisya to? Parang dinout ko yung sarili ko na, medyo challenging talaga siya. Sabi ko, kaya ko ba? Ganyan. Tapos parang, sabi nila, Miss Cathy, kaya mo yan. And all, yan. Kaya mo yan. Ganyan. Tapos ayusin natin ganito. So nag-research ako, hinanapan ko ng peg, kinausap ko mismo si Direk Elaine, humingi ako ng photos, tinry namin gayahin yung mga looks niya before, tinry kong pati yung way kung paano siya maglakad. And all. So bago ko, sabi ko, oh my God, sana hindi ako mapahiya dun sa tao dahil kakilala mo. Talaga na challenge ako sa kanya. Wife, actress, and a mother. Kailangan kong balansihin ang lahat. Time schedule talaga. Kahit pandemic. Kasi busy pa rin. Work from home.
kailangan kong balansihin pa rin ang schedules ko kahit nandito sa bahay kasi syempre kahit na sa home ka pero wala naman yung presence mo sa anak mo na yung lalo na yung online classes, so kailangan mo pa rin talagang time scheduling sa family and work. Thank you. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng vloggers na kasama natin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, Yasmin, baka may message ka sa fans mo and you may also promote your current and upcoming projects and plug your social media handles as well. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo nitong vlog ko na to. Maraming salamat po sa suporta, mga write-ups na nilalabas nyo about me sa magagandang salita. Maraming salamat po. Wala po ako dito kung wala po kayo. Syempre, nandito na ako dahil nandyan kayo. Sinusuportahan niyo ako, tinutulungan niyo ako na mag-promote ng mga shows ko. Maraming salamat po. And please support my show, Las Hermanas, 2:30 p.m. every Monday to Fridays on GMA Afternoon Prime. Follow me sa aking IG account. It's Yasmin_Curdy. TikTok is Yasmin_Curdy. I also have my Twitter account. It's @TheRealYasmin. I have my Facebook account. It's Yasmin Curdy. You may tick mark po. And then for my YouTube channel, it's Yasmin Curdy. Please like and subscribe and hit the notification bell to be updated with my videos. And ayun, please follow me and please subscribe. And thank you for all the support. And hindi rin makukumpleto ang ating vlog ko nang walang photo op. Kaya naman mga kapuso, please turn on your cameras. So, first photo, smile lang po tayo. Okay. So, 1, 2, 3. Ayan, saving lang po. And then, next photo natin is naka-finger hearts. Ayan. So, 1, 2, 3. Ayan, saving lang po. Ayan, so, ayun nga mga kapuso. Again, congratulations Yasmin. And that ends this afternoon's Bloggers Conference. So, enjoy the rest of the day mga kapuso. Bye. Thank you. Kuya John, thank you. Congrats. Thank you. Congrats. Yasmin, congrats.